Hello guys. Hello. Ang topic natin ngayon, ito ay isang microwave oven, classic model. Hindi kagaya ngayon ng mga micro oven ngayon ay electronic parts na. Ito classic yung makaluma na, mechanical lang siya. Hindi po siya electronics. Ang problema nito, na-stuck daw to, sabi ng may-ari sa bodega, hindi nagamit. Tapos, ang problema, nabasa pa ng ulan. Pinasok ng tubig, ito, nakalubog to sa tubig. Ngayon, binigay sa akin. Alamin ko ngayon kung ano ang naging problema nito. Sa visual, ang napansin ko, mukhang may nangyari dito kasi nilagyan ng tampered wire. Nag-open to malamang. May dahilan ba't nangyari yon? Siguro na overuse. Ngayon, naalamin natin kung magagawa ko pa to, kung maayos ko pa. Simple lang naman ang parts nito. Apat na heating element, timer, at saka setting lang ng temperature. Ganun lang. Kung meron kayong ganitong kagamitan, alamin natin kung paano ako makakatulong sa inyo. Kahit sa idea lang, makakapagbigay ako ng idea sa inyo. Kung naririnig nyo, ito ang pang-test ko. Ibig sabihin, pag tumutulog na ganyan, buo ang isang bagay, may resistance. Kasi kung itong ipapakita ko sa inyo, hindi malinaw sa camera eh. Ayan, makikita nyo, gumagalaw naman ako. Pero mas maganda yung tulog na lang ibibigay ko sa inyo para maintindihan nyo na buo. Ang pag-trace niya, ganito, subukan natin yung plug muna. Sa plug tayo natin malalaman kung buo pa to. Ngayon ko lang to malalaman kung ano nangyari talaga kasi ngayon ko lang din to binuksan. Hindi ko pa to natitrace. Ngayon, i-on ko kung gagana. So, mukhang okay pa kasi nagpa-function, no? Ang alamin na lang natin dito, kung normal pa ang magiging sirkito nito kasi nagkaroon ng open wire. Ba't kaya ito nag-open wire? Ano mga possibilities? Ang mga possibilities nito ay na-overuse o kaya nag-short. Yan, tignan natin ha kung ano to. Ang tawag po dito ay thermal protector. Itong thermal protector na to, ayan o, nakatouch yan dito sa body. Ito, ang magkokoman kapag overheat na to, mag-o-open siya. So, para rin fuse na rin to. Kita nyo, nakalagay sa wire. Protection po ito sa init, sa sobrang init. At ayun, basag na pala to. Ngayon, may nakalagay dito sa likod, yan ang kaya ko ito binuksan. Ang nakalagay niya ay 145 degrees. So, hanggang 145 lang dapat ang init na makukuha nito. Pag lumampas doon, mag-o-open siya. So, malamang na-overuse to. At saka pag pwede naman palitan to, andyan naman ang data nakasulat. Ito lang ang problema. Magagamit ko pa to. Kasi binibigay to sa akin ng may-ari kapag nagawa ko daw. So, mukhang sinuswerte ako kasi buo eh. Ito lang ang nakikita kong sira.
Magagamit ko pa to. Alamin ko rin ang resistance. Oh, buo, wala tayong, magagamit ko pa siya. Napakaswerte ko. Ako nilang daw, sabi ng may-ari, buo ang mga heating element niya. Buo yung heating element. Sa wiring naman, ito, papalitan ko to. Kasi, may mga agat ng daga, tapos malutong na, malamang umiinit na to pagka ginamit, matitigas na yung wire. Papalitan ko to ng tatlo. Ito, dalawa lang eh. Tatlo na may ground. Yung, lalagyan ko to ng ground para just in case. Kasi, maninigurado tayo, nabasa to eh. Na-stack, tapos nabasa pa. Nalubog sa tubig. Papalitan ko tong wire na to. Ito ang papalitan ko lang dito. Bibili ako ng bago, pero magagamit pa siya. Ang ginawa nung siguro nung marunong din yung may-ari nito, malamang, kasi naiintindihan niya to, nirekta niya, o kung o kaya pinagawa nila, inirekta para mapagana. Nag-open lang to. Pero sa ngayon, buo pa. Kasi ang protection lang naman to, hindi sa ano, sa kuryente lang, kundi sa init. Ayan, na nakasulat nga eh, 150 degrees. Para ma-sure natin, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, buo pa. Nag-open lang to nung na-overuse. Kaya, napakaswerte ko, magiging akin to. Binigay na lang may-ari. Pap. Kaya guys, kung halimbawa may ganito kayo na micro oven, old classic micro oven, madalas ito lang sira. Che-checkin nyo. Kasi pagka panipani yung salang nyo, yan, mag-o-open yan kasi masyado na mag-iinit ito. Okay naman sa thermostat, gumagana sa timer, okay naman. O sige, sana guys, may nakuha kayong idea sa mga sinasabi ko. May napulot kayo. Maraming salamat. See you again.